Kamakailan lamang po ay binunyag ng sikat na singer na si Justin Bieber na siya ay nagkaroon ng Ramsay Hunt syndrome. Ngunit ano nga ba ang rare disorder na ito at saan ito nakukuha? Baka kausap po natin ngayong umaga si Doktora Via Roderos para sa impormasyon tungkol dito. Magandang umaga po, Doktora Roderos. Yes, good morning po, Sir Danny. Good morning, Rise and Shine, Philippines, and good morning po sa lahat. Para po sa mga hindi familiar o hindi kabisado at ngayon lang narinig itong Ramsay Hunt Syndrome. Saan po ba nanggagaling ito at paano nakukuha ng isang tao ang sakit na ito, Doktora? Yes, sir. Isang magandang tanong yan kasi one of the things that we have to remember sa mga rare na mga is to always see kung saan or kung ano yung medical sanhis, saan siya nakagaling. Sino Ramsay Hunt Syndrome? Komplikado yung sakit, no? Pero it's actually a reactivated or parang nagising ulit na virus na varicella, no? The same virus that can actually cause chickenpox, no? Or yung bulutong tubig, no? Ay yung virus rin na nagko-cause ng Ramsay Hunt syndrome. So, yung nangyayari, no? Kapag ang isang tao ay nagka-chickenpox, yung virus sa katawan niya, no? Ay nagiging latent or meaning nananatili sa katawan, no? At minsan nare-reactivate siya, kunyari, no, kapag yung isang tao ay bumaba yung resistensya, yung mga nagkakaroon ng immunocompromised state or nagkakaroon ng stress, no? So ito yung tinatawag natin, no, sa in a more medical jargon, no, yung herpes zoster oticus, no, kasi yung naaapektuhan na nerve, no, sa ating katawan, no, ay the nerve that is related also to our hearing, no? So kaya siya tinatawag na herpes zoster oticus, no? And yung mga sintomas na nararamdaman natin ay related doon sa parte ng katawan kung saan nakikita or saan nare-reactivate yung virus. Doktora, may edad ho ba na maaring tamaan nito? Kasi itong si Justin Bieber, napakabata pa nito eh. Sino-sino at anong mga gulang o edad ang maaring tamaan ng sakit na ito? You know, important rin na maalala natin kung saan nanggagaling at kung ano yung nagiging sanhi nito. Kasi yung mga immunocompromised na mga individuals, yun yung usual na nagkakaroon. Pero hindi lamang po nalilimitahan doon sa edad na yun yung pwedeng magkaroon ng Ramsay Hunt syndrome. No? So usually, no, pinaka-common na nagkakaroon ng ganitong sakit, no, ay yung mga may mga edad na, no, 60 years old pataas. No? So yung advice namin sa kanila, no, is to have vaccinations or magpabakuna po para sa shingles or para sa zoster, yung tinatawag po natin na zoster vaccine. No? Pero no, hindi ibig sabihin na hindi pa tayo 60 years old or mas bata tayo sa 60 years old dahil hindi tayo pwedeng magkaroon ng herpes zoster or yung tinatawag natin na shingles, no? Ako po when I was in high school, nung nagkaroon din po ako ng herpes zoster or yung shingles na tinatawag, kaso nga lang hindi yung Ramsay Hunt syndrome, no? Kapag po bumaba yung ating resistensya and kapag naging mas vulnerable tayo sa mga sakit, no, ay pwede pong ma-trigger at pwedeng ma-reactivate yung virus, no, na natutulog doon sa ating katawan, doon sa nerve natin. So, usually 60 years old pataas, no, but hindi rin po uncommon na nagkakaroon yung mga mas bata ng sakit na ganito. Aha. Ano ba yung mga symptoms na makikita nyo? Kasi dito meron tayong chickenpox o bulutong tubig kung tawagin. Meron ho bang mga signs o mga sintomas para masabing ito nga na Ramsay Hunt syndrome ang tumama sa isang tao? Okay. Yes, no? Magandang question ulit yun, Sir Gani. Tatlo, triad yung tinatawag natin dyan, no? Yung unang-unang dapat nating makita, no, sa isang taong may Ramsay Hunt syndrome is number one, yung facial paralysis na tinatawag natin, no? So minsan, no, hindi niya
hindi niya namamalayan, hindi niya na magalaw yung isang side ng mukha niya. Like for example, kung left side yung natamaan, no, na nerve, no, ay meron ding paralysis na nakikita doon sa left side natin, no. Number two, no, may nakikita mga rashes, no, doon sa side kung saan naapektuhan, no. Usually nakikita natin yan sa tenga natin, no. Pag sinilip natin sa loob, may mga rashes na parang pantal, no, na nakikita sa loob ng ating katawan, no. And then another, no, would be minsan nakikita natin, no, or nararamdaman natin na medyo hindi tayo makarinig, no, doon sa side ng face natin, no, na naapektuhan, no. And then another one, no, part din ito ng triad, no, would be yung pain, no, or yung tinatawag natin na neuralgia, no, na kasama po ng sakit, no. So kung madidescribe ko po yung pain, no, ng isang taong may shingles, no, para siyang kinukuryente, no, na may dumadaan na kuryente doon sa side ng mukha natin na one-sided lang, no. Usually isang bahagi lang ng katawan, no, yung nararamdaman or nakikita natin yung itong sakit na to. Doc, good morning. Si Diane Medina po ito. Kasi nag-trending itong post ni Justin Bieber, no? So pinakita niya doon na yung kalahati ng kanyang mukha ay hindi gumagalaw. So marami po ang nag-alala at natakot. We want to know more on the preventive side. Paano po kaya maagapan ang Ramsey-Hunt syndrome? May mga pwede po ba kayang gawing remedya sa bahay kapag nagkaroon po nito? Okay. Number one, magandang tanong yun, Ms. Diane, no? Number one, prevention. No? Important po, especially dun sa mga pinaka-vulnerable, no? So mga pinaka-natatamaan ng sakit na magkaroon ng protection. No? So usually, no, inyong ina-advise natin is for our elderly, no, to get shingles vaccine or yung zoster vaccine. Dalawang doses po ito, no? So usually 2 to 6 months yung pagitan nito yung binibigay natin yung vaccine po, no? And of course, no, doon sa ating mga nanonood sa bahay, especially kung meron tayong mga bata, no, na hindi pa nagkakaroon ng chickenpox, na important po na magkaroon din po tayo ng varicella vaccine po, or yung vaccine laban or na nagpe-prevent na magkaroon tayo ng bulutong tubig. The other one that we have to do, especially kung nagkaroon na po tayo ng or may naramdaman na po tayong sintomas na baka maaari, no, na Ramsey-Hunt syndrome pala siya or shingles, no? Number one po, magpapakonsulta po tayo sa ating mga doktor kasi kailangan po naming malaman kung saan ang gagaling kasi merong mga sintomas na kapareho ng Ramsey-Hunt syndrome tulad ng Bell's palsy na pareho yung presentation. Iba-iba po yung management, no, at iba-iba po yung sanhinan. So, importante po na magpa-check po tayo, no? Usually, yung treatment namin dyan, no? At kailangan maagapan yan kasi magkakaroon ng complications yan kapag hindi natin naagapan agad, no? Pwedeng yung hearing loss natin or yung pain na, no, nararamdaman natin ay pwedeng magtagal, no, or pwedeng maging permanent. So kailangan po nating maagapan, no, at ma-manage yan. Usually yung binibigay po natin yung mga antivirals, no, yung mga acyclovir, baka narinig niyo na po yun, mga valacyclovir, yun po yung mga binibigay natin na gamot, no. Also nagbibigay rin po kami ng steroids, corticosteroids, para mabawasan po yung pamamaga at yung pain po. And of course, we usually give po pain medication, no? And important po, no, kasi po, may part po ng ating face, no, na hindi nakakagalaw, parte rin po yun yung pagko-close ng ating eye. So minsan, no, hirap tayo sa pagsara doon sa isang part ng mata natin, no? So minsan prone po tayo, no, doon sa dry eye syndrome or yung magkakaroon po ng nagkakaroon ng injury, no, doon sa ating cornea kasi hindi na po proteksyonan. So important po na malubricate yung eyes natin, especially when we have Ramsey-Hunt syndrome, no? So yun lamang po yung iba sa mga usual or immediate natin kailangan gawin at importante po talaga na maagapan siya para maiwasan po yung komplikasyon.
Alright, maraming salamat Dr. Via sa impormasyon ngayong umaga. Ayan mga ka-RSP, tandaan po natin ha, magpa-vaccine po tayo because prevention is always better than cure, and let us not self-medicate. Magpakonsulta po agad sakaling may mga sintomas po mula sa mga nasabi ni Dr. Via Roderos. Maraming salamat Dr. Via.